Mapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay January 16, 2024, Martes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ni Samuel chapter 16, verses 1 to 13. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong na matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, "Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon." Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Meron pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwa o pagninilay mula sa unang pagbasa, sa unang aklat ni Samuel, no? Kahapon narinig natin na hindi nagustuhan ng Diyos ang pagsuway ni Saul sa ipinag-uutos o ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kung kaya, pinarating na dito na siya po ay aalisin na bilang hari, papalitan na po siya. At ngayon, sa araw na ito, ang pagtawag naman kay David, no? Inutusan ng Panginoon si Samuel para piliin at patungan ng kamay si David. At bago po ito nangyari, nakita natin yung marami pa namang mas sa tingin ng tao, mas may kapasidad ayon sa karakteristik o pamantayan ng tao. Pero sabi dito, ang pamantayan ng Diyos o ang pagtingin ng Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang tao para piliin niya na maging
mabuting hari, hindi sa kakisigan, hindi sa tangkad o sa taas o sa katayuan niya sa lipunan, kundi ang mahalaga na tinitingnan ng Panginoon sa pagpili na magiging hari ay ang kalinisan ng kanyang puso. Ganun din naman po no si Saul nung siya po ay unang piliin, no, sinabi nga niya noong dati mismong si Saul ang nagsasabi na siya ay abang lingkod, pero yun nga lang kalaunan medyo lumaki ang ulo at natuto na ring sundin lang kung anong gusto niya at suwayin ang Diyos. So ngayon, ito na po no sa kwento natin, papasok na po si David na siya pong hahalili kay Saul para maging hari ng Israel. Pero siyempre hindi pa yon, hindi pa ganoon kadali no. Mayroon pang pagdaraanan ng mga problema at pagsubok. Pero tingnan din po ninyo no na totoo nga yung mga kwento natin no. Saan ba ipinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Taga saan si David nung kasalukuyan dito po sa kwentong ito? Sa Bethlehem. At ano ang trabaho ang ginagawa ni David? Nagpapaston. At si Jesus ipinanganak sa pastulan o sa sabsaban. At talagang connected po lahat no kapag binasa mo at tinutukan mo yung bawat detalye ng mga salita ng Diyos sa Biblia, makikita mo po yung pagkakaugnay-ugnay talaga. No? Hindi ito parang wala lang, kundi lahat ay ayon sa plano ng Diyos. Ngayon, si David, no? Sabi nga, si Jose ay manggagaling o mula pa sa lipi ni Jesse na ama ni David. At si Jose, yan. So, ganun po yung kwento. Pero ngayon po, ang pagpili, pinili na si David ng Panginoon para maging hari na papalit kay Saul. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.